Guys, so shoplifters ulit tayo, no? Isang malaking katanungan hanggang ngayon ay hindi pa rin nariremedyohan. Shoplifters, bakit labas-pasok ka? Bakit nga ba labas-pasok sila sa kulungan? So, yan ang malaking tanong natin. O kung bago ka lang sa aking channel, no? Ako nga pala si Police Yako, ang inyong lingkod. Isa po tayong criminologist. So, magbibigay lamang ako na summary na apat na dahilan kung bakit ang mga kawatan na to ay ginagawa talagang hanap buhay. Parang nagkumikita ang kabuhayan. Diba, no? So, para maintindihan lamang ng mga bago pa sa retail security, no? Ay kung nasa subdivision ka, kung nasa company ka, okay, wala ka dito. Pero malay mo, di ba? Hindi natin alam ang takbo ng panahon. One of this time, mapunta ka sa retail. Mapunta ka sa kung saan man branch. So, hindi natin alam ang buhay ng security. Lalong-lalo na sa mga bago lamang. So, ito ang mga dahilan. Dapat kasi, bago kayo manghuli, bago kayo matuto, maintindihan niyo muna ang cycle kung bakit paulit-ulit lang ang laro ng shoplifting. Suba. Ito, ang unang dahilan dyan, kapatid, ang kasong tip at ang unang tip, ang unang tips, no? Ang number one natin ay bailable yan. Okay? So, tandaan, bailable. Kapag nahuli mo yan, na-proseso mo yung kaso, na-isampa mo, na-inquest yan, na-kulong, kinabukasan, pag-resume ng office, mag-bail yan. Wala yan, ha? Okay? Bakit naman ganun? Paulit-ulit lang. Kasi ito pa, kapatid, dagdagan pa natin. Kapag, unahin muna natin, kapag ganong senaryo, nakulong mo, mag-bail, so kanino mapupunta yung bail? Siyempre, doon sa gobyerno. Huwag kang mag-alala, kapag nag-turn over ka ng professional shoplifter, sa PNP at pinakulong mo, kumita yung gobyerno. Isang puntos mo dyan sa positive side. At sa negative side naman, sa parts mo, gumastos na ang kumpanya mo, napagod ka pa, nalugi ka pa. Okay. So, yun po ang una, bailable. O, pangalawa, bakit ba talaga? Number two is fake identity. Kung hindi nyo nung papansinin mo yung mga professional na shoplifters, no? We are talking about professional, ha? Hindi yung tinatawag nating kleptomania o either mga bata. I-disregard natin yun kasi madali lang yun at konti lang naman yan sa tumira. Ang professional talaga ang daan libo ang tinitira nito kapag nakalusot. O, pangalawang rason is fake identity. So, most of the time, wala silang ID. Wala talaga silang nakadala-dalang identity. So, at tayo naman, ang mga police, hindi rin nag-exert ng effort para kabisaduhin yung identity nila. So, wala talaga. Kung ano lang yung sabihin, anong pangalan mo? Juan de la Cruz, taga saan ka, taga Caloocan. Ganyan na. Wala na. So, hindi na natin inaalam kung tunay ba yan o hindi. Wala naman requirements. Diba? O, yun po ang dahilan. So, number three is, may profit na sila or may kapitalista na sila. May organize sila, may organizer. So, kaya malakas ang loob nila na kapag nahuli, malakas ang loob nila. Kapag nahuli, pag-resume ng office, kakabil agad. Kaya sinasabi ko, kung kayo manghuhuli ng professional para makabawi naman kayo, ay holiday or weekends. Friday nights, Friday hapon, kasi kapag Sabado at Linggo, ay may Lunes pa, matutulog sila sa kulungan. So, 3 days or 3 nights silang matutulog sa kulungan. So, hindi ka man nagkaroon, napagod ka man, nakabawi ka naman kasi natulog siya sa kulungan. At least, hindi maaalala ka niya. Diba?
Iyon po ang dahilan. So, number four nating dahilan is tulas na to. Siguro, para sa akin lang opinion na wala sa libro to. I don't know kung saan nyo makikitang reference to. Security failure. So, para sa aking experience, no, ang maraming nakakalusot dito ng dahil dito sa rason na to. Sa security failures natin, ay maraming dahilan. Unang-una dyan yung manpower, may manpower nga, bago lang yung mga manunggard. Sa alalahanin nyo guys, no, hindi sapat ang manpower kung walang kaalaman. Dadaan-daanan lang yan. I experienced that before, no, kompleto yung tao, pero nakalusot pa rin. Kakadood lang nga minsan, ina-assist pa manong guard. Di ba? Ina-assist pa na magkawatan na pala. Oh, di ba? Kaya hindi sapat yung nandyan lang. Kailangan may alam. Oriented siya sa mga modus or sa mga sistema. Oh, kahit mag-isa ka lang dyan, kung alam mo yung gagawin mo, alam mo yung kumilatis, sipat kilatis, ika nga, walang silbi yung lima na hindi walang alam kaysa isa. Marami pang dahilan kung bakit, no? Ito lamang ay biglaan kong naisip, kaya sana ay makatulong sa inyo to. Marami na tayong videos dyan na regarding sa shoplifting, no? Reviewin nyo na lang kung may mga free time kayo para ma-absorb yung konti sa mga bago lang dito sa aking channel. Sa mga bago lang sa security industry, no? At hindi na natin pahahabain tong ating video. So, short videos lamang ito regarding ulit sa shoplifting. So, by the way, nag-upload tayo ng basic criminal law, no? Kung bago ka lang sa aking channel, ako nga pala si Polisya ko at ini-invite ko po kayong mag-subscribe and i-click ang notification bell para, of course, kung kailangan nyo ang service natin, so mag-PM lang po sa ating messenger. Polisya ko ang ating messenger or Facebook. Kung kayo ay may agarang katanungan, may kailangan nyo na ay assistant through video call or through tawag kung mahina ang load nyo, kung mahina internet. So, open po yung free time natin. So, yung free time lang naman na, so, mag-text muna kayo bago kayo tumawag or magpaalam muna kayo. Minsan kasi busy din ang inyong lingkod. Naka-duty din. Walang signal o kang nagpapahinga. So, maraming kadahilanan. Kaya, so, siguro, bibigyan ko kayo ng time kung kailan kayo pwedeng tumawag para sa pag-uusap nating convenient. So, mahirap kasi mag-usap na short. Mahirap, gusto yung medyo may tamang oras talaga para magkakwentuhan tayo. Okay, maraming salamat po at muling nagsasabi, ang inyong lingkod, Polisya ko. Hindi po lahat na criminologist ay nagpupulit. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again in my next video.